Wanderers. A wanderer. Hello, a wanderer. Galing yan sa patay. Sabi mo eh. Nakita ko nga lang to doon kasi nakilamay akong para sa ulo ka. Ay, nakita ko siya. Wala kasi akong sapatos eh. Hindi, kasi ako binibili na ikon niya. Ayos ka. Eh, siya sabi nga nga, sumama ka. Kinalang bumibili. Nakita ko doon. Pinagagawa ng mga taong tambay doon sa lamay. Sabi ko, akin yan, boss. Buti yan, o. Hindi mabigat yung motor mo sa likod. Pinausap ko sa bitugan mo likod, eh. Lang, siya ko. Yan mo, ano yung nakuha na sapatos sa lamay. Kadiri ka. Siguro tambay ka sa cemetery, no? So, hello mga ka-wanderers. This is AJ. Welcome back to my channel. Ang ingay ng aso. So, ngayon pupunta tayo sa Good Shepherd. And this is our 7th pilgrimage sa araw na to. Ngayong Monday. And hahatid ako ni Nico papuntang Good Shepherd. And wala pa siya. Hindi pa siya bumababa. So, ayan. Let's go. May kantahan sa kakakit. Kasi talagang nabutan ko yung mga dating ano, pag may lamay. Dasal talaga, wala akong mga ano, puro matatanda, wala. Yun, naalala ko. Tapos after nung dasal, pakain, ganun. Salamat po. Parang hindi na ako maganda. Isa lang. Sa'yo ba eh? Mm-mm. Ay, tayo dalawa na! Bye. Salamat, Buster. Salamat, Buster. Ingat. Bye. Love you. Ayan, babiyay. Si Nico. And now, nasa Good Shepherd na tayo. And magsisimula na tayo mag-pilgrimage.
ko lang po, pwede po bang pumasok sa simbahan? Mag-ano po? Sa pilgrimage. Wala kasi mag-guide sa'yo eh. Ah, anong oras po ba sa? Wala sila ngayon. Pag, ay wala yung magtatatak? Ay, ako lang magtatak niya. Wala pero po, yung... Pero yung mag-guide lang, wala kasi ngayon eh, kasi wala yung staff. Remember lang ano dyan. Pwede naman ako kasi... Ako lang, pwede naman ako magtatak. Mayroon naman ako dito. Pero ano, hindi pa pwedeng pumasok. Anong oras po yung mas po dito? 6 pa. 6 pa? Pag Lunes kasi walang mag-guide. Di ba pwedeng mismong tao lang yung... Hindi pwede kasi may sa altar niyan, hindi po kayo pwede umakyat na nung kayo-kayo okay. Lang. Ah, may bantay. Eh, di sila na sa loob pala to. Oo, okay. Sa altar. Ah, okay. Hindi lahat na sa labas. Sige po, salamat. Pero kung magpapatatak ako, pwede naman po. Kaya ako naman tatatak. Ah, pwede naman. Oo. Oh. Ah, okay. Ang tingkat. Salamat. Yung iba po, nag-ano na lang. Bumabalik na lang po, pag ganun? Hindi. Yung magdadasal na lang. Yan sa loob. Pero hindi na sila masipot. Okay. Sige, salamat po. Wait, ano? Buksan po yan para magdadasal ka sa loob. Ah, pwede po? Oo. Oh, sige po. Salamat po. Dito lang po ako sa loob. So guys, hindi tayo pwedeng pumasok sa mismong altar kasi hindi daw lahat nasa labas yung mga nakalagay dito sa guide. And ayun yung sabi ni ate nagbabantay dito. So pwede naman daw, ang iba daw ginagawa, mag-pray na lang daw. So okay lang naman. Pinatatakan ko lang yung pilgrimage passport. Noong early 70s, umusbong ang bagong urban subdivision sa Quezon City, ang Fairview Park, referred as Farview, na malayo sa urbanized parts of city. Fairview composed of 5 areas, Central, South, West, North, and East Fairview. Mabilis din ang pag-unlad ng Fairview Park. Nagsimula sila magkaroon ng selebrasyon ng Sunday Mass sa isang maliit na lugar ng BC Regalado Corporation as Motor Pool and Garage at Consult Street. At nag-preside dito ay si Father Nico Hoftides na isang Carmelite Dutch priest from Holland. Ang Fairview Park noon ay naka-underpass sa parish ng Our Lady of Mount Carmel sa May Project 6. Pinasimula ni Jaime Cardinal Elsin ang pagpapatayo ng simbahan ng Good Shepherd noong August 5, 1975. Ang nasasakupan nito ay ang Tala at Bagong Silang sa May North Caloocan, Novaliches in West, Luzon Avenue sa South at Marikina River sa East. Ang first installed parish priest ay si Father Fidelis Ruben Limcaco. Nag-umpisa ang Good Shepherd sa isang maliit na chapel at the corner of Commonwealth Avenue and Regalado Avenue. Dahil sa dumadami na ang mga taong nagsisimba sa Good Shepherd, noon ay chapel pa, kinailangan din mas palakihin ng simbahan para ma-accommodate ang lahat ng parishioners. Noong December 10, 1977, ang papal nuncio ng Philippines na si Archbishop Bruno Torpigliani ay pinamunuan ng pagsisimula ng bagong pagtatayuan ng simbahan at ang lote nito ay dinonate ng pamilyang Regalado. Bukod dito, nagkaroon din sila mga fundraising, raffles or solicitations and other funds activities para makatulong sa pagpapatayo ng simbahan. Ang simbahan ay pinasbasan at dedicated to Jesus the Good Shepherd sa buwan ng August 19, 1984 at sa buwan ng April 28, 1985, si Cardinal Sin ay naglabas ng decree na ang Good Shepherd ay isa ng ganap na Archdiocesan Shrine of Good Shepherd.
Mula 1975 to 2003, ang Good Shepherd ay parte pa noon ng Archdiocese of Manila. Noong na-inaugurated ang Diocese of the Valiches, January 16, 2003, ang Good Shepherd Archdiocesan Shrine ay inilagay as the newly created diocese. At itinaas sa status nito as cathedral, kaya ngayon ang pangalan ng simbahan ay Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd, the Cathedral of the Valiches. Ang feast day ng parish ay every fourth Sunday ng pagkabuhay, or Easter, or kilalang Good Shepherd Sunday. So, ayan mga ka-wonders, tapos na tayo mag-pilgrimage and nag-pray lang tayo kasi hindi tayo pwedeng pumasok for security purposes. So, ayun, binatatakan ko na lang yung pilgrimage passport na katunayan na nag-pilgrims dito sa Good Shepherd. So, sayang lang kasi hindi ko nagawa yung nakalagay doon sa pilgrims passport. Iwan na yung mga dapat gawin. Hindi katulad sa ibang simbahan na napuntahan ko, eh, pwedeng pumasok or pwede mag-isa mag-pilgrimage or free ka mag-pilgrimage sa loob ng simbahan. So, napapansin ko lang kapag cathedral, lalo na sa Manila Cathedral, naka-aircon yung simbahan. Ewan ko lang, meron bang ibang parish na naka-aircon? What? Actually, second time ka na pumunta dito sa Good Shepherd. And yung nauna, parang meron kami activity ng mga PYM. Yung medyo active pa ako sa PYM noon. Pumunta kami dito. Parang ano ata yun, iba't ibang diocese yung umattend dito sa simbahan ng Good Shepherd. After nito, uwi na ako. Kailangan ko muna matulog kasi may pasok pa ako ng 12 midnight. Night shift yung pasok. Pahinga muna ako dito kasi napakainit sa labas. Wanderers, finally, I'm home na and sobrang sakit ang paa ko kasi nga bago yung sapatos, size 8, dapat pala size 9 yung pinabili ko. By online kasi to sa Shopee, binili. Kaya hindi talaga okay bumili talaga ng mga sapatos. Lalo na pag medyo malaki yung paa mo. Hindi mo malalaman kung fit ba sa paa mo yung sapatos. So, ngayon, maraming salamat sa pagsama sa akin sa journey ko, sa pag-travel ko, sa pag-pilgrimage sa Good Shepherd. And abangan na lang sa susunod kung kailan yung upload kong vlog. Then mukhang magdi-daily na ata ako kasi hahabulin ko yung pito pa na simbahan ng Diocese of Navaliches. And isisingit ko na lang siya sa aftership ng trabaho ko. So, maraming salamat. Have a blessed day. God bless and peace out.